Hello mga kasali. It's been a while. Welcome to my vlog. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, I'm Sally and this is Mom Sally Vlogs. So, regarding po basaan ang aking vlog for today. This is for the application of business permit for DITO Telecom po. Nire-require na po kasi tumawag po sa akin ang DITO last week. And ni-require na raw po sila ngayon dito sa aming Malolos, LGU sa Malolos, Bulacan, na kapag mag-apply daw po sila ng business permit, kailangan nila rin daw pong may business permit ang mga lot owners. So, iba po ito. First time po ito na mangyayari kasi the last years naman po kasi pang third year na po ni dito is ngayon lang po yata sila hiningan ng business permit. So, we have no choice. But to comply. So, in this vlog po, I will discuss the step-by-step po na procedure na ginawa ko sa pagkuha po ng business permit bilang lot owner ng DITO Telecom dito po sa Malolos, Bulacan. So, step 1 po is the DTI permit, business permit. So, ang DTI po dito sa Malolos is located po sa fourth floor po ng Robinson's Malolos, and nagpunta po tayo doon. Mabilis lang po, mabilis lang ang proseso nila, mabilis lang din po ang application, at wala pong pila since hapon po ako nagpunta around 3 PM, and more or less 30 minutes po natapos po tayo doon. So mag-fill up lang po tayo ng form, and kailangan po keep in mind na dapat meron po kayong 3 choices ng business name, kasi ito pong DTI kailangan pong i-apply ang business name mo. So, tatlo po ang i-fill up nyo, and then pipiliin po nila kung ano yung pinaka-pwede doon, kasi usually po may nadodoble, di po ba? So, kailangan kasi walang madoble. So, ayun, mabilis lang po, and eto na po siya. Eto na yung aking DTI. Ito po yung DTI permit na nakuha ko. Mabilis lang siya na process. Less than 30 minutes. Step 2 po. Step 2 is the barangay business permit po. Kailangan nating magpunta sa ating nasasakupan na barangay. Sa amin po, dito sa Lumos. Mabilis lang din po ang proseso. Actually, itinawag ko nga lang po dahil nagkakilala tayo, pero nagbayad po tayo syempre. Para po pagdating doon, pinapick up ko na lang po sa asawa ko. Nagbayad po tayo ng 1,100 for the barangay business permit, and eto po siya. Yan, ito po yung barangay business permit worth 1,100. Mabilis lang din po siya kuhanin. Yan. And then step 3. Step 3 po, dito tayo nagtagal. Which is kailangan nating magpunta sa ating City Hall, sa ating Malolos City Hall. Medyo matagal po, dumating ako doon ng mga more or less 2 PM, and natapos tayo ng around magka 5 na po, malapit ng mag-closing. Walang pila, matagal lang po talaga ang processing since kailangan nilang check-in mabuti kung kompleto ba ang mga requirements and so on and so forth. So, nagdala po tayo ng mga requirements. Tulad lang, ito na po, dala na natin to, Xerox copy ng barangay clearance, DTI, and then yung contract. Yung contract po ng ating contract of lease ni dito. Yan, kailangan po yun. Yung importante yung contract of lease. So, miniature ko po na i-photocopy lahat para hindi ako magbigay ng original, tsaka hindi na ako labas-pasok sa City Hall. So, may form lang po tayong pipill upan. Ito po yung form. Parang ito. Ganito po yung form. Nag-xerox ako eh. So, ito yung form. Pipill up lang po kayo rito. Medyo iba po kasi ito eh, kasi lot owner tayo, hindi tayo pangkaraniwang ano. Tsaka parang ngayon lang talaga ako naka-encounter na bilang lot owner ng, excuse me, ng sales site is mag-a-apply ka rin ng business permit. So, first time. So, nag-fill up lang po tayo, nag-fill up ka ng form, then step 2 is assessment. So, i-assess na po nila ngayon kung magkano yung babayaran nyo. Sa part po natin, bilang lot owner, so wala po tayong capital. So, kailangan i-fill up natin yun. Sila na po ang naglagay ng capital, and upon questioning, tinanong ko po sila kung paano nila nakuha. Kasi nilagay po nilang capital ko is 1 million. Tinanong ko sila kung automatic ba siya. Ang sagot po nila is based daw po sa contract. So, kailangan talaga yung kontrata.
So, yun, sila na yung nag-fill up ng capital and then chinek na nila and kinumpute na nila yung babayaran mo. And dito po, sa aming kontrata na dito, nakita nila doon na nagsimula tayo ng 2020. I think September or October 2020, kinumpute po nila yon 2020 up to the present. So, medyo madugo po ang ating binayaran na business permit. So, inabot siya ng more or less 40,000 plus fire fee. May fee po tayo na binayaran sa fire department. Ito siya. Ito yung form sa fire department. For 3 years din, nagbayad po tayo ng less than 4,000. So, more or less, ang binayaran po natin sa City Hall alone is 40,000 pesos for 3 years. 2020 to 2022 up to present. So, yun po ang binayaran natin sa business permit. Mabilis lang din po. Mabilis lang na-process nang nagbayad na tayo. Ito na po siya. Ito yung business permit from Malolos Bulacan. Ito na po yung business permit na kailangan. So, wala pa po tayong plate. Itatawag daw po yung plate natin kapag naka-ready na. So, yun. That's it, guys. Kaya kung lot owners po kayo ni Dito or any other sell site po siguro. Kasi sa case ko po kasi specifically ni Dito Telecom. Yun po yung steps na kailangan yung daanan. Kasi tinanong ko na rin po yung si Dito, yung kausap ko, kung may mga nakapag-comply na. Meron daw pong nakapag-comply na, tapos yung iba kinokontest pa nila since ang laki po talaga ng kailangan bayaran. Nagtataka rin sila kung bakit nag-i-increase every year yung binabayaran. So hindi ko masasagot yung tanong na yun. So sabi ko sa kanya, kung may mangyayari sa kanilang kinontes, ay baka pwede nila akong balitaan at baka maka-refund ako na sobrang laki ng binayaran ko. So that's it, guys, mga ka-dito. So sana po ay may natutunan kayo at nakatulong po ang vlog na ito para po sa pag-a-apply nyo ng business permit. Ito po ay sa LGU namin dito sa Malolos, Bulacan. Hindi ko po alam yung ibang LGU. May mga patakaran po siguro sila. May mga rules, may mga steps din po na kailangan. Pero siguro po hindi naman nagkakaiba yung mga steps. Pero yun, sana po nakatulong. And hopefully po may natutunan kayo. Thank you for watching my vlog. Sana po sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo sa channel ko, Ma'am Sally Vlogs. Pakiclick na rin po ang notification bell for updates po kung may mga new vlogs tayo. Thank you so much po. Love you all. To God be the glory. Bye!